ini-activate ho ng Lazada ang account nitong nagrereklamo sa atin. Alam niyo ba bakit? Fraud reseller. Mga sinasabing violations o ka-ek-ekan. Pero kung tutusin, ang pinakamalaking manloloko, mapandil lang, ay ang Lazada mismo. Ako ho, hindi ako sumusod ng peking relo. Nakita niyo ho, Rolex ho yan. Di ho authorized yan. Kung titingnan niyo, may violation na ho sila. Ang Rolex na kapareho yan, 380,000 or 250. Magkano lang kalokohan, ano? Pati nga ho yung King's Herbal. Hindi ho authorized ibenta ng Lazada. Marami nagbebenta yan. Gumagamit sila ng mga artista, endorser. Yan ho makikita ninyo. Alam ba nito mga kuloko, mga kung sino man itong mga ito? Walang kabuang-buang. As long as the price is right, we will do it for you, Lazada. Lumapit po ako sa Bitag para po ireklamo ang isa sa pinakamalaking selling platform po sa Pilipinas na Lazada Philippines at yung kanila pong kooperatiba. Sir, nag-start po ako na mag-online selling sa Lazada nung kasagsagan po ng pandemic. Gumawa po ako ng seller account sa kanila. Sa mga unang buwan, sir, okay naman po, nababayaran po ako. Pero po, nung pumasok po ang ika-apat na buwan po sa Lazada, hindi na po nila ako binabayaran, sir. Pinahihirapan din po nila ako na mag-file ng claims ko para po dun sa mga failed deliveries ko, sir, na hindi pa na ibabalik sa akin na produkto po. Kasi po, yung pera po na yun, sir, hindi naman po namin kinuha po sa kung saan. Pinaghihirapan ko po yun, sir, para po magamit at makasurvive ngayong pandemic. Magandang hapon sa iyo, Mary Jane Alanis. Magandang hapon po. Dini-activate yung account mo. Yes po, sir. Bakit ka raw dini-activate? Gusto ko muna malaman. Dahil po dun sa 48 na compliance ko po daw na fair trading daw po. May nalabag daw po ako doon. Anong deklarasyon sa'yo? Fraud? Bigyan na po nila ako ng email na tinag na po ako as fraud. Alright. Tapos po, binigyan na po ng seller ID na mali po. So, dineklara kang fraud pero hindi yung seller ID mo. Pero lumalabas may mga pictures kung ano man dyan, parang may kontra-kontra, no? Maganda siguro linawin muna natin itong mga kanilang ano sinasabi. For the first intellectual property rights, 48 points. Nakasabi riyan, milestone, 12 points, description, 24 points, 36 points, and then nasa 48 ka na eh. So in other words, store will be removed from Lazada. Dini-activate ka na. Ano ba problema sa iyong produkto? Saan ka ba kumukuha ng produkto mo? Baka nagkaroon ka ng problema rito. Parang lumalabas, hindi lang once, twice, thrice. Kumbaga, four strikes ka na. Kung titingnan natin yung kanilang sinasabi sa Lazada. Mas maganda pinag-uusapan natin dito para maintindihan ng mga nanonood sa atin. Kasi sensitive to, ano? Ayaw kong sabihin ng Lazada, sinisira natin sila. Inaakusahan ka as fraud. Kasi na-violate mo na yung first 12, then the second 24, 36, 48. Four strikes ka na. Kaya yan, nakikita mo, store will be removed from Lazada. So tinanggal ka na as reseller. Ano daw ang problema sa produkto mo? Ba't ka tinanggal? May email po sila, sir, na nag-upload daw po ako ng MacBook, laptop, okay. Which is bawal daw po. Tapos po nung nag-email po sila noon, lahat po yun ay binura po na po. Dinilit ko po. Nag-upload ka ng mga MacBook na hindi nila gustuhan kasi may copyrights violation yon na hindi walang permiso doon sa sinasabing kung sino man yung manufacturer niya. Tama? Opo. At na mag-appeal ka, ano nangyari? Bago po ako nag-appeal, dinilit ko na po nung natanggap ko yung email. Dinilit ko po lahat. Tapos po nung nag-appeal po ako, siguro po umabot po ng mga 2 weeks bago po sila nag-reply na gano'n nga daw po ang nagawa ko. Kaya daw po inano na po nila. Clean-off daw po nila yung account ko. Hindi kaya may mga nalabag ka sa mga nauna, kaya lang kasi first, the second, bakit napunta ka agad sa strike number 4? Dapat strike number 1 ka muna, 12, tapos 24, 36, 48, di ba? Bakit diretso ka agad? Marami ka bang nagawa? Straight daw po kapag MacBook ang straight 48 non-compliant. Okay. Ano kaya kung ikay nagbenta, nag-show ng sinasabing Rolex, pareho nitong sa akin, tsaka Omega, kapareho niyan. Sino nag-upload niyan? Iyan, hindi totoong Rolex yan. Kung ikaw ay nag-upload ng MacBook na unauthorized kasi may copyright, siguro naka-flag down ang Lazada sa MacBook. Sa Rolex, sa Omega, pakita natin, yan, meron ako niyan. Yan peke, yan. May mga Omega ako
original. Pero ang Omega Rolex, hindi 9,000, hindi 12,000. Eh bakit yan, hindi nila pwedeng i-flag down peke yan? Siguro dahil naka-flag down na sila sa ano, MacBook. Kaya diretso ka sa 48. Ito dapat, ito sobra-sobra. Double standard at ang Lazada. Kaya ako kine-question yan. Hindi ka na binayaran, tinanggal ka na as reseller. Yung last payout po, naka-hold po kasi daw under investigation daw po. Pero po yung mga product po na included po dun sa payout po na yun, hindi naman po MacBook. Babayaran ka niya sigurado. Kaya lang parang napakalaki ng nagawa mo kasi nag-post ka ng MacBook. Kumbaga, binigyan ng babala itong Lazada ng Mac. Any mga MacBook na yan, di po pwedeng i-upload yan. Pero double standard ata. Bakit itong Rolex? Bawal yan eh. Pag titingnan natin muna, hindi totoo yan eh. Hindi man lang nagsasabi, this is just a replica, this is not original. Pero dahil hindi kasi sila hinahabol ng Rolex, pero kung titingnan mo, copyright yan, infringement. Sigurado ba tayo sa Lazada na walang panluloko dyan? Marami po kasing seller, sir, na nagre-reklamo po na ganun po ang ginagawa nila once po na lumalakas po yung store at nakikita po nila na hindi po nagjo-join dun sa kooperatiba po nila, dinideactivate po nila. Ah, kumbaga nagsasarili ka. Parang lumalabas, parang independenteng ginawa mo. Kasi sir, bago lang po ako, new seller lang po ako, sir. Bakit yung iba na inareklamo sa Lazada, bumili ng laptop at ang dati, ang pagbalik, ang nakalagay, yung maliit na bloke ng floor tiles na marbol? Pagdating po sa ganyan, sir, kami po kasing mga seller, mini-make sure po namin yan, sir, na tama yung produkto na ipapadala po namin. Kasi po, kapag po hindi po yan tama, hindi po kami mababayaran. Ngayon po, sir, meron po kasing courier na ina-assign ang mga Lazada. Usually po doon po nagkakaroon, sir, ng pagkakaroon ng palitan po ng produkto. Kaya kita tinatanong kasi nakikita ko double standard ng Lazada. Meron silang patakaran pero may ginagawa silang paglabag. Hindi nila kaya ang MacBook, stricto yung MacBook, pwede silang madimanda. Hanggat hindi napupunan ng Rolex at Omega, isa pang bagay, ang King's Herbal din, kumpanya mismo, sumulat na sa Lazada. Sasabihin ko muna sa iyo na may nagre-reseller ng King's Herbal sa Lazada pero binabaliwala ng Lazada. Mukhang may kunting problema rito. Hindi kaya ginancho ka ng Lazada, yun ang pakiramdam mo? Opo. Close po nila yung store ko. Ngayon po, sir, meron silang policy na kailangan yung mga failed deliveries, 45 days lang may file na para maibalik po sa akin yung pera. Ngayon po, hindi ako makapag-file kasi nga po close po nila. Tinitingnan ko lang yung double standard. Inaakusahan kang fraud kasi nag-post ka ng mga bawal daw yung MacBook. Pero yung mga Rolex, Omega watches na hindi naman totoo dyan sa Lazada, okay lang. Pero kami mag-iimbestiga at aalamin namin along the way kung ano yung mga kasalanan na gawa mo rito. Baka kasi may mga previous, kung tawagin hits, na nakatawag na kalampansin. Gusto mo bang sabihin ni ginancho ka ng Lazada? Sinasadya po nila yan, sir, sa lahat ng seller para pahirapan po kami na makuha po yung pera na para sa amin po. Ikaw na mismo, reseller ka. Eh, paano security ng mga taong mga bumibili sa Lazada kung kayo mga reseller niloloko? May mga seller din naman po na tapat at nagbibenta naman po ng original po kay Lazada. Ngayon lang, sir, talaga yung polisiya po ni Lazada ang hindi ko po talaga maintindihan kung bakit po kailangan patagalin nila at hindi po nila ako mabigyan ng tamang sagot kung paano po maipa-file yung mga claims ko po na kailangan po nilang bayaran po sa akin. Alright, ito ang aking sasabihin. After ka roon sa perang dapat mo makuha sa Lazada, kami naman, after doon sa kalidad, integridad ng produkto sa Lazada, sana maintindihan mo to. Gusto kong makatulong ka sa mga nanonood hinggil dito sa pinagagawa ng Lazada. Ang Lazada ba ay mapagkakatiwalaan natin kung integridad ng produkto, kalidad ng produkto, o hindi? Hindi po. Ikaw may sabi niyan, ha? Reseller ka, ha? Kasi po, sir, may mga seller po ang Lazada na nagbibenta naman po ng mga original. Pero karamihan po din sa Lazada po talaga, ayon sa nababasa ko, sir, mga peke po talaga ang binibenta po nila. Kaya nga po, ito po, ito ako eh, na peke din po nila. Anong mayambag mo sa mga
tumatangkilik sa Lazada kung pag-uusapan ay kalidad ng produkto, isang damakmak pala mga peke dyan. Sa akin po kasi as seller po, once po may nag-place sa akin ng order, chinachat ko po talaga sila. Alright. Tapos po kinukuha ko po yung side nila na in-explain ko po sa kanila yung specs tsaka yung quality po ng produkto ko po. Kaya alright, kailangan po dun sa mga buyer ng Lazada, i-chat po nila yung mga seller. Magtanong po sila regarding po dun, kunwari sa particular na item, mm-hmm, para po maiwasan po na maloko po sila. Okay. Ang tanong, kung i-chat mo lang, kung hindi ka naman makita kung saan ang pwesto mo para mahabol ka, ala, parang kwenta. Para kung sakaling may problema, dadaan pa sa Lazada, napakahaba. E paano kung bato yung pinadala sa'yo? Idadaan mo pa ba sa Lazada o diretso na lang kung meron kang opisina, kung meron kang outlet? Tama? Ang bali po, ang policy po dyan, sir, may refund naman po ang Lazada. May 7-day refund po sila. Anytime po na hindi sila satisfied dun sa item, pwede po nilang i-click po yung refund po. At automatic naman po, nire-refund naman po siya ni Lazada. Ikaw ba'y nagpadala ng liham sa Lazada? Official gamit ang abogado mo para mapansin ka? Kumuha wala ka na, po, sir. Mag-issue ka ng demand letter sa Lazada mula sa abogado mo at sasabihin lahat na detalye na kinukomplain mo sa amin kasi ikay reseller ng Lazada, outsider kami. Kaya ako nagka-interest, gusto ko tayong tulungan sa tamang proseso. Kumuha ka ng abogado mo, pagsulatin mo sa Lazada at questionin ng abogado mo doon sa proseso kung bakit ka pinahihirapan. Kung sakaling dineklara ka na fraudulent reseller, patunayan mo sa kanila na hindi ka fraudulent reseller at importante may mga papeles ka, kung blinak ka la, bayaran ka muna kasi nagserbisyo ka na, tama? Opo. Hindi rin siguro tama para sa Lazada na kapag benta ka na, dumaan sa kanila, pagkatapos hindi mo makuha yung pera, binubulsa na. Pag nanakaw yun, nakuha mo? Opo. Kaya ako nag-imbestiga para malaman ni Juan de la Cruz na sa ganun, makapag-ingat sa mga produktong binibili. Lalo na ngayong pandemya, ang lakas-lakas ng sinasabing ito yung mga online selling, andyan na yung sinasabing panlilin lang, panloloko. Hindi tayo makasiguro. May patakaran sila para sa iyo. Pero may patakaran ng paglabag doon sa iba, pero pinababayaan nila. Pagdating sa iyo, hinihigpitan ka. Eh dapat the law applies to all. Alam mo maraming siraulo dito sa bansa natin eh, mga abusado. Alam ko, biktima ka rin. Pero matutulungan ka namin sa pamamagitan ng pagbukas ng isipan, sa pamamagitan ng kaalaman kung ano yung mga choices mo. Binigyan kita ng option 1, legal option. Hindi kami lawyer dito. Hindi rin kami pwedeng mag-provide ng lawyer sa iyo unless you get a lawyer to represent you. Ginawa natin ngayon, ipinakita natin, nakatulong ka rin na pagbukas isipan ng iba at parang iba magdodoble ingat ngayon. Lalo-lalo yung talamak na online selling at marami dyan na bibiktima sa pamamagitan ng panlilinlang, panloloko. Hindi ka kasama roon. Ikaw kasi lumabas eh. Parang nadenggoy ka ng principal mo eh. Pag pumasok ng abogado mo at medyo nahirapan, pwede na kaming umasis doon sa abogado. Okay? Okay po. Naging malinaw ba sa'yo? Opo. Okay. With that, kami mag-aabang ano, bukas yung aming tanggapan sa'yo. Open file pa rin to. Ha? Okay? Maraming salamat po. Walang anuman. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag.